Good morning mga kalinga. Dito tayo ngayon kina Ate Meriam. No? Kung naalala po ninyo si Meriam po ay isa sa ating mga beneficiary no, dito po sa bayan ng Paracali. Ami pong dadalawin, kukumustahin kung ano na po ang update kay Meriam para malaman din po ng mga sumusubaybay sa storya ni Meriam kung ano na ang nangyari no, sa kanya. So tara mga kalingap, ating kumustahin po si Meriam at ang kanyang pamilya. Ayoko po si nanay! Naliligo ko na ma. Ayoko! Ah, naliligo pa! Naliligo pa yung iba. Dali o, oh, tinapay! Nay! So, mayumad ka man! Ito ka na! Naliligo pa, sige. Yan po si Ate Meriam mga kalingap, isa sa ating mga beneficiary. Ngayon po kasi wala si Albert, yung kanyang kapatid. Kaya napaka ano man po mga kalingap ay yung kalagayan ni Ate Meriam ngayon umayat, no? Bumagsak yung kanyang katawan. Unlike nung dati na inaalagaan natin siya na medyo tumataba siya, ngayon ay ano na, mapayat. Awa naman po si Ate Meriam. Bakit pumayat ka Ate Meriam? Subo lahat. O, marami pa to. Inay, dahan-dahan lang. At mabulunan ka. Magting ka pa ng Diyos. Pero nakakatayo na nakakaupo na siya, hindi gaya dati. Oo. Yun lang ang ano yun, yun lang ang kagandahan kay Ate Meriam. Kasi dati, kailangan alalayan siya pag ito'y tumayo, maupo. Ngayon ay, po ay po siya na mismo, kusa. Na umuupo. Di mo na yan kilala siya? Yung babae, si Salamin? Yung babae si Salamin baga, si Snow White. Pero grabe ang payat niya na, no? Sobrang namayat po talaga siya si Ate Meriam. Yan po mga kalingap, si Ate Meriam po, may ano po ito siya, no? Noong una nating nakita, may mental problem. So, inalagaan natin siya, no? Hanggang sa maging okay yung kanyang pakiramdam. No? Makakausap na noon. Pero ngayon, no? Medyo, ano na, hindi na naman makausap. Matino. At sobrang payat na ni Ate Meriam. Pero mas worst yung una naming nakita. Mas grabe yun kasi hindi na siya makagalaw, halos hindi siya makakain that time nung una namin siyang nakita. Pero ngayon, nakakaupo na siya, kumakain naman kung ano ang ibibigay sa kanya. Dati ay nagpapasubo pa talaga ito, para lang na makakain. Kumusta naman si tita mo? Ganun parang po, malakas naman kumain pero... Siyempre, kung sa ano sa amin, ganun din sa kanya. Pag tanghalian, tanghalian din sa kanya. Di man mabigyan ang, kung wala kami Maria daw, wala din sa kanya. Kung ano lang yung meron kayo, ganun din siya. Yung ano niya, yung physical niya, na ano yung pag,
pagbabago o kakaibahan noon at ngayon? Minsan po maingay pag yung pag hindi siya napainom ng parang natutulog siya, parang sleeping pills po yung napapainom ay galing sa sinter. Tulog siya ng gayon, walang ingay-ingay, pero pag ano, pag walang ganon, minsan ingay-ingay niya hanggang hapon. Ngayon po, tsamba na hindi siya na ganyan. Pero ayos naman. Mm-hmm. Tapos ano, sino ang nagpapaligo sa kanya? Binibigyan lang po ni Papa. Nabaw pang CR, man, sabihan na, magsabi siya, maghingi ka ng tubig, Miriam. Tapos, ano, pag naghingi, binibigyan ni Papa. Tapos panligo, umaga. Siya na ang naliligo sa sarili niya. Kaya naman. Nasunod din pati kay Papa. Mabuti at ano din siya, nagkukusa. Pag ano, pag ganyan, yung sabihan man siya, minsan siguro naabot na yun. Hindi nasunod. Pero kay Papa talaga. Pero araw-araw, lumalabas din siya dito o paminsan-minsan. Pag malaba lang mo. Pag maglaba. Pag maligo, si Papa na magatid, mahirapan man daw matagalan. So kung maglaba dito na siya sa puso, baba. Oh, very good. At least hindi na si Papa muna. Hindi na lahat. Di kagaya dati. Ngayon, sampay na lang. Sampay na lang yan. Pag sinabi ni Papa, maglaba ka, dun muna siya sa loob. Tapos na, masampay na lang. So matutuwa din ako no, sa mga ano, pagbabago. Ginulat ako ni Ate Miriam. At kahit na ganung kalagayan niya sa paglakad, at least nalakad. Oo. Oh. Nagkusa, oo, siya na hindi na yung umaasa sa iba. Oo, kung ano ngayon naalis si Papa, 24 hours, kinabukasan lang balik. So, balik na naman sa trabaho. Halos si Papa lahat. So, dati inaakay pa siya, no? Binubuhat pa ni Papa mo. Kasi yung reklamo ni Papa mo dati, masakit na yung likod niya sa kakabuhat kay Nita. Parang pagod na daw. Pagod na. Parang asa lahat. Ngayon, ay, siya naman. Parang kaya-kaya na. Lakad na lang talaga, tayo na lang. Siguro ano yan, no? Ano, matagal ang proseso. Sabi nga, uli pa po, kung sikat-sikat mo man, no, baga-baga, no, makalakad.
Pero at least natutuwa tayo at malaki ng improvement noon po. Mga kalingap, inaakay-akay yan si Ate Miriam. Yung kapatid niya, masakit na ang likod. Baka wheelchair pa yan, no? Bilihan natin ng wheelchair. Maraming salamat po sa booking sponsors, no? Na nagbigay kay Ate Miriam ng wheelchair. Pero ngayon, no? Yan, nakita po ninyo na nakalakad kahit papano, no? Parang gapang, pero malaking pagbabago yung improvement ni Ate Miriam. And ngayon, kumukusa na siya na magbihis. Hindi na kailangan na alalay na magbihis. Siya na mismo ang magbihis sa ano. Parang kagaya ng naunang normal na talaga. Lapad na lang. Lapad na lang talaga. Tapos minsan yung parang abot-abot na lang. Mag-iingay na mag-iingay. Yung ano niya, yung sa isip niya. Ay, tapos na daw. Oh. Ay, grabe, maganda na. Oo, ayan yung... Wow! Ang ano na ni ating... Very good! Oh, merienda! At ayan, may ano ka din dyan, may juice. Dito may lagay, oh, dito. Oh, ay ka, very good na. Dahan-dahan lang, kasi sa'yo naman yan. No? Pero yung kain niya okay naman. Oo, oh, alos naman. Hindi na din siya sinusubuan. Hindi na binibigyan lang dito. Lalagay lang din sa bintana kasi pumukusan ho ito ay. Saan-saan man din makunta. Ah, tas, pagbuksan itong pinto, umaalis. Kung ang niluto naman dyan, kanukuha niya kanakamay niya. Kaya siya sarado lang mo dito. Kaya pala nilalagyan niyo lang. Tapos pag sabihin siya magbukas ng bintana, marunong mo yun. Marunong lagyan na din siya. Lagyan ng kalang. Marunong na din siya magbukas. Ang abot na lang niya ay nag-iingay ho. Ganyan. Yun na lang yung abot. Hindi mo magpara wala-wala. Nasalita lang. Kilala mo ito? Ha? Apo mo na to. Apo na ano? Siya ho. Oh, may apo ka na Ate Miriam. Silbi, apo mo na sa pamangkin. At sana ay ano natin, sana ay matulungan din natin si Ate Miriam na maano pa din, oh, yung kanyang physical na pangangatawan, mabago, ang lakas, no? Ano natin, matulungan natin si Ate Miriam. Mag-juice ka, Ate Miriam. Juice. Binubuksan mo ito? Open natin kung ano. Saan yung ano nito? May kalang ho dyan. Dito. Yan no, yun sa may tali. Ito ang tali ho. Ah, ito. Oo, oh, ganyan. Mama! Dyan lang, maulanan ka. Huwag mong ubusin lahat. Magtira ka para maano, kung mayroon ka pang ano. Ay, ubos! Naubos na! So, mga kalingap, yung wheelchair ni Ate Miriam nandito pa naman po, no? Nandito po sa taas. Yung mga bigay po natin noon sa kanya. So, ito po, nandito din po yung kanyang para upuan sa higaan. So, nandito po yung pang bedsore. Yan. So, ayan. Nandito pa naman, kumplito pa, halos kumplito pa naman yung naibigay natin sa kanya. Alam niyo noon ay malaking tulong ito to, yung mga binigay po ninyo, no, mga sponsor. Malaking tulong to kay Ate Miriam. Lalo na ito, pag tuwing kumakain siya noon, hindi na hassle sa kapatid kasi pauupuin na lang po siya. So ito yung gamit. Then pag nilalabas po, yan yung wheelchair, no, ang gamit. Tapos yung pang bedsore, kasi di ba may sugat sa Ate Miriam sa tagiliran. So yan po yung gamit para hindi masyadong ano yung kanyang sugat sa gilid. Yan. Ate Miriam, masaya ka ulit na lang dito ako? Ha? Yan po si Ate Miriam, no, tuwing pinupuntahan po talaga natin dito at nagbibigay tayo, nagdadala tayo ng pagkain, no, ano po talaga siya, no? Sabik sa pagkain, no? Sasabi ano niya. Nalagyan ko kaya yan lang o inuman niya. Kung ano po, kung nandito naman na tayo,
So, maalagaan na muli natin, no, si Ate Miriam. Kagaya dati. So, mamonitor na naman ulit natin ang kanyang sitwasyon. So, kaya sa mga butihing sponsors, no, na nandiyan po, lalo na yung mga tumulong po kay Ate Miriam, hindi ko na po kayo maisa-isa, no. Alam na po ng Diyos kung sino-sino kayo na tumulong po kay Ate Miriam at sa iba pa man nating mga beneficiary. Maraming maraming salamat po sa inyo. At hopefully po na sana matulungan ulit natin si Ate Miriam, syempre sa gamutan, kasi minsan po may sumpong po talaga si Ate Miriam. Alam nyo naman yung kanyang kalagayan, may mental disorder po siya. So, ayan, salamat po sa mga butihing sponsors na tutulong muli kay Ate Miriam, sa mga viewers natin, at syempre lalong-lalo na po kay Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalingap Rab. Kung wala po ang programa ng Kalingap, wala po tayo ngayon matutulungan. So maraming maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po kay Tita G ng Toronto of Canada, kay Tita Maria Villas Ayuzono, maraming salamat po. Kay Tita Carmen Lomba, thank you very much po. At sa lahat pa po, no, thank you po sa inyong walang sawang suporta kay Rhea Olarte. So, abangan nyo po ang sa susunod po nating pagdalaw muli kay Ate Miriam. Ate Miriam, kami ay mauwi na. Mauwi na kami. At maabutan kami ng ulan. Kasi dapat kasi si Ate Miriam, hindi din natin siya i-ano na, ano talaga din, no. Kung kaya niyang gawin, no, dapat ay ano niya din gawin para magiging ano siya, independent. Ayan po, no. So maraming maraming salamat po mga kalingap. See you tomorrow. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.